That the name of Jesus every knee should bow and every and in heaven and on earth and under the earth and everything confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. At may kanya-kanya ka pong pamaraan ang pag-celebrate ng Christmas. Iba-iba po yung sistema, aspeto at iba-iba po yung style ng pag-celebrate ng Christmas. And as Christians, how do we celebrate the Christmas or Thanksgiving? And doon na lang tayo pumunta sa Philippians, sa pastoral epistles ni Paul, instruction to Timothy or to the Philippians church na mayroon pong sinasabi si Paul tungkol doon sa ating Panginoon. So it was a wonderful advice that Paul mentioned to the church in Ephesians talking about the wonders of Christmas. Because kahit siya po ay Diyos, hindi niya inequality ang kanyang sarili sa pagiging Diyos, but ang nature niya kahit Diyos ay kanya itong iniwan o kanya itong hinubad. Sa Philippian church po, may instruction si Paul sapagkat may nag-aaway po si Yudia and Syntyche in chapter 1. Hindi po sila magkasundo. Kasi si Paul is mentioning about this so that makita po ng mga members ng church na mayroon pong unity sa Panginoon, mayroon pong harmony, mayroon pong pag-ibig at pagkakaunawa sa Panginoon. Gusto kong bigyan dito, the wonders of Christmas, the first thing is, he abandoned his sovereign position. So being is in the form of God. Sabi po sa verse 1, being in nature, yun po yung katayuan ng Diyos. Ang Diyos po ay makapangyarihan, ang Diyos po ay alam ang lahat, ang Diyos po ay nilikha ang lahat. Sabi sa Colossians chapter 3, God formed in everything and everything made without Him. Nothing was made without Him. God is marvelous. God is God, a greater is He. Kaya ang Diyos po, kung titingnan natin ang sitwasyon, ay wala pong pwedeng pumantay sa Kanya. Ang Diyos ang may alam, ang Diyos ang may lalang, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Hindi natin nyo, sabi nga sa verse 6, that He abandoned His sovereign position. In Hebrews chapter 1, verse 1, may basahin ko ulit. Sabi nito, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets. Nagsimulang nagsalita siya noon pa man sa mga propeta in a various ways, sa ibang paraan. But verse 2, Hebrews chapter 1, verse 2, but in this last day, sa uling panahon, sabi niya, He spoke to us sa kanino? By His Son, and whom He appointed here of all things. Sa kanyang mga salita, mayroon pong kaibigang engineer, nakarang linggo nag-meet po kami. Sabi niya, Pastor, ako yung bumuo ng building na yan. Sabi ko, talaga, engineer? Mayroon may study ko eh. Sabi niya, upo. Sabi niya, alam ba kung ilang araw ko lang ginawa yan? Sabi niya, 3 months. Tapos, bilis ah. Laki ng building eh. May second floor eh. Sabi ko, ang bilis mo, engineer. Sabi niya, talaga, iba tayo eh. Pero sabi ko, alam mo ba, may mas mabilis. Yung pagkagawa mo ng 3 months, may mas mabilis dyan na engineer. Sabi niya, di sinya ma, meron ka kalang meron. Sabi ko, ang Diyos. Sabi ng Diyos, let there be light. Shhh! May ilaw ka agad eh. Let there be the surface, let there be the trees. May trees ka agad eh. God is the owner, God is the author, God is the maker of everything. Amen po? Siya ang lahat. There is no alternative for God. We should not make God as alternative solutions for the problems, for the struggles we have, for the discouragement that we are facing through. God is not alternative for what we have been experiencing, mga ups and downs natin. Ang Diyos po ay hindi alternatibo. Ang Diyos po ay may lalang sa lahat at ang Diyos po natin ay may magagawa sapagkat Siya po ang pinagmulan ng lahat. Pero kahit ganun po ang katayuan ng Diyos, sabi ni Paul, this is the wonders. Ito mamamangha ka. Sapagkat sabi niya, who being in very nature, God did not consider. Hindi niya kinukonsider yung kanyang sarili to be equal with God, something to be grasped. Dapat ninyong hawakan. Dapat ninyong malaman that He abandoned His sovereign position sapagkat may purpose po yun. Sa Colossians chapter 1 verse 15, may binanggit ulit si Paul. Sabi niya, He is the image of the invisible God. Sabi niya, the firstborn of all creations. Ano Jesus Christ, maintindihan natin na mayroon pong kaligtasan pala? Through Jesus Christ, maintindihan natin na mayroong pagtubos. Through Jesus Christ, maintindihan natin na may buhay na walang hanggan. Through Jesus Christ, maintindihan natin na ang Diyos ay nandoon. Kasabi nga ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, basahin ko, and we who is unveiled, pieces who reflect the Lord's glory, are being transformed, who is likeness with every increasing glory which comes from the Lord. In verse 7, tingnan po natin, the second step that God made in the wonders of Christmas in verse 7, but made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in a human likeness. Nakita ko ang ating Panginoon ay nakapako sa cross at hihang there for 9 hours. 6 na oras na nakapako ang ating Panginoon at siya po ay may
may saving last word na sinasabi bago po siya nalagutan ng hininga. At isa po doon ang sinabi ng Panginoon, why, Father, why are you forsaking me? Alam niyo po ba yan? Why are you forsaking me? Bakit niyo po ako pinabayaan? Exercise is independent exercise. He can do everything. Pwede niyang gawin yun. But in the cross, hindi po ginawa ng Diyos. Napuksain ang mga kaaway niya. Hindi ginawa ng Diyos na maghiganti. Hindi ginawa ng Diyos na tapusin na yung paghihirap niya by His own strength, by His own will. God did not do that. God follow even in the hardest way of step in the cross. Why? Because in Ephesians chapter 1 verse 4, sabi ng Panginoon doon ni Paul ulit sa Ephesus, God choose you before the foundation of the world and because of that, He suffered for you. So ibang isip ang iniisip ng Diyos ay kaligtasan po ng lahat. Isipin niyo po yun. Bago ka pa lumapit sa Panginoon, bago ka na born again, bago ka kung sa ilong pa, bago kaya nakilala sa Ginoo, bago kaya subong nakatilaw sa ginatawag na kabuhing o nakatapusan, bago ka nakatilaw sa pagpakamayo sa Ginoo, araw mo yung gugma sa Ginoo. Gina-demonstrate na ina. This is the wonderful message. This is a wonderful, the wonderful that mission by fall. Sabi nito, He made Himself nothing. The Lordship of God must be recognized because there is a Lordship. Pag Lordship, pag may Lord, pag si Lord ay sisususundin natin kung anong gusto. Sapat ang ginawa ng Diyos na ibigay ang kanyang buntong na anak para sa atin at nagatang tao para samahan tayo, para alagaan, arugain. At hindi lang yun, bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. And this is the wonders of Christmas. Amin po? Praise the Lord! Ito na po yung panahon po na pagbibigay natin sa Panginoon sa kanya ng mga birthdays offering. Thank you.
Holy God, our Savior, Majesty, power and authority, communion of the saints and the guidance of the Holy Spirit. Umuwi tayong kasama ang grasya, pag-ibig at kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na tayo magsabi ng Amen.